Kung nakikita niyo po ang larawang ito, mga kamunti, ito po ay isang mapa. Kikilabutan kayo sa inyong malalaman. Ito po ay lugar, kada lugar po ito sa ating mundo na talagang straight line po siya. Iniisip po ng mga historiador at ibang mga galubhasa na kung ito ba ay coincidence o sinadya mismo ng Michael Arcangel. Dahil malaki po ang kinalaman nito kay Michael Arcangel na siya ang tinutukoy sa kada lugar na yan. Nakakapagtaka dito, mga kamunti, bakit ito straight sa mapa magmula Ireland hanggang Israel. Di ba dapat paliko-liko yan kung nasaan yung mga lugar na yan? Hindi po. Straight po na linya yan, mga kamunti, na iba-ibang lugar po na malaki ang kinalaman kay Michael Arcangel. Eto, pakinggan nyo, kikilabutan kayo sa inyong malalaman. Matipatagalin, simulan natin. Nakakagulat, mga kamunti, ang inyong matutunghayan. Dahil sa aking lalim na pananaliksik, may nalaman ako na pitong monasteryo. Tinatawag itong pitong sagradong linya ni St. Michael. Kung mapapansin nyo, mga kamunti, ang mapang ito, magkakapantay ang mga monasteryong ni St. Michael Arcangel. At kung titignan mo rin ito sa Google Map, talagang straight line ito na para bang sinadya na magkakapantay. Ito ba ay coincidence o ito talaga ang kapangyarihan at kalooban ni Arcangel Michael na tinatawag din itong linya na ito na The Real Sword of St. Michael? Ang sagradong linya ng St. Michael ay isang mahiwagang kababalaghan pa rin, naging palaisipan sa mga istoryador at arkeologo sa loob ng maraming siglo. Isang misteryong linya ang nauugnay sa pitong monasteryo mula Ireland hanggang Israel. Bagamat magkakalayo ang mga monasteryong ito, ay ganap na magkakahanay. Sinasabing ito ay isang malakas na espiritual na enerhiya na tumatakbo sa pitong monasteryo sa kanlurang Europa. Maraming naniniwala ang linyang ito ay isang link sa banal at ang mga susunod dito ay pagpapalain ng dakilang espiritual na kapangyarihan. Gayunpaman, ang tunay na katangian ng sagradong linya ni St. Michael ay nananatiling isang misteryo at marami ang patuloy na naghahanap ng mga sagot. Ang unang linya ay matatagpuan sa Ireland. Ito ay Skellig Michael. Ang unang dambana ni St. Michael ay kilala bilang Skellig Michael, isang bulubunduking isla sa kanlurang baybayin ng Ireland. Noong ika-anim na siglo, sinakop ni St. Fionnan ang isla at nagtatag ng isang Celtic monastic community doon. Bilang kapalit sa kanilang katapatan, ginantimpalaan ng Diyos ang maliit na komunidad ng mga himala. Sinasabi rin na ang Skellig Michael ay ang lokasyon kung saan si St. Patrick ay nagsagawa ng kanyang huling labanan laban sa mga ahas na pinalayas sila mula sa Ireland magpakailanman. Pangalawang linya, St. Michael's Mount, matatagpuan sa United Kingdom, Cornwall. Ang hindi gaanong kilalang sister site ng sikat na Mont St. Michel sa France, tulad ng Mont St. Michel, ito ay nasa isang isla na mapupuntahan lamang kapag wala ang tubig. Kapansin-pansin, marami sa mga relihiyosong istruktura sa isla ay itinayo ng parehong mga monghe ng Mont St. Michel na tumanggap ng isla bilang regalo mula kay St. Edward the Confessor, ang hari ng England noong 11th century. Ang isla ay isang lugar ng peregrinasyon dahil sa madalas na pagpapakita ni St. Michael. Ayon sa mga mapagkukunan mula sa panahon ng early medieval, ang Arcangel na siya ring patron ng mga mangingisda ay gagabay sa mga kalapit na mandaragat sa kaligtasan. Pangatlong linya, Mont St. Michel, na matatagpuan sa Normandy, France. Sinabi na si St. Hubert ay nagkaroon ng pangitain kung saan nakita niya ang Arcangel Michael. Sinasabi ni Michael na pangasiwaan ng pagtatayo ng isang maliit na oratoryo sa isang isla at patuloy na nagpakita kay St. Hubert si Michael Arcangel hanggang sa maitayo niya ang oratoryo. Pang-apat na linya, Sacra di San Michele, matatagpuan sa Italy.
Ang kasaysayan ng Katoliko ng Sacra de San Michele ay nagsimula noong ikasampung siglo nang si Saint Giovanni Vincenzo, isang ermitanyo, ay inutusan ni Saint Michael na magtayo ng isang dambana sa pamamagitan ng isang himala. Gayunpaman, ang lahat ng mga kinakailangang materyales sa gusali ay lumitaw ng eksakto kung saan nakatayo ang dambana ngayon. Panglima, Sanctuary of Monte Sant'Angelo, matatagpuan pa rin sa Italy. Tulad ng iba pang mga dambana, ang sanctuary ng Monte Sant'Angelo ay nakatayo sa itaas na nakapalibot sa kanayunan. Gayunpaman, bukod sa pagiging pinakamatandang dambana ng St. Michael sa kanlurang Europa, ito ay natatangi dahil ito ay inilaan mismo ng Arkanghel. Ang obispo ay nananalangin sa langit para sa patnubay. Pagkaraan ng 3 araw, nagpakita si St. Michael at sinabi sa kanya na magtayo ng isang lugar ng pagsamba ng mga Katoliko sa kuweba. Pang-anim na linya, Simi Monastery. Ang monasteryo ng Simi ay isang maganda at makasaysayang lugar na matatagpuan sa Greece. Kilala ang monasteryo sa nakamamanghang arkitektura nito. Dito ang monastery ay nagtataglay ng isa sa pinakamalaking effigies ng Arkanghel sa mundo, 3 metro ang taas. Ang Arkanghel Michael ay ang patron ng santo na tagapagtanggol ng Simi at ng mga mandaragat. Ang Arkanghel Michael ay kilala na gumagawa ng mga himala para sa mga nagdarasal para sa kanyang pamamagitan. Ang Arkanghel ay sikat na dodecanis para sa kanyang matuwid na kalikasan. Kung nag-alay ka sa kanya nang hindi mo ito tinupad, ipapaliwanag niya sa pamamagitan ng iba't ibang mga himala na hindi siya nasisiyahan hanggat sa makumpleto mo ang iyong pangako. Pang-7 linya, Stella Maris Monastery, matatagpuan sa Haifa, Israel. Ang lugar ng Stella Maris o Our Lady Star of the Sea Monasteryo sa Mount Carmel, ito rin ang lugar kung saan naninirahan ang propetang si Elias na tulad ni San Miguel ay humahawak ng kanyang espada laban sa mga kaaway ng Diyos. Ang unang pamayanan ng Carmelite sa bundok ng Carmel ay nagsimula noong panahon ng mga krusada nung nagpasya ang mga peregrinong Europeo na tularan ang buhay ni St. Elias na itinuturing nilang unang monastic. Ang lahat ng ito, mga kamunte na ating binanggit, ay ito yung magkakalinya sa diretsyong-diretsyong linya sa mapa sa mundo na nakapagtataka bakit tungkol lahat kay Michael Arkanghel. Ngayon, mga kamunte, ano na sa tingin nyo? Ito ba ay isang malaking coincidence? Kasi nakakapagtaka naman, magmula sa Ireland ng lugar na yon, ang Mount St. Michael at puro Mount St. Michele o puro tungkol kay Michael Arkanghel na mula sa Ireland hanggang sa Israel ay straight na straight po sa mapa kahit sa inyo po tignan. At ito po ay isinadyabal ito ng mga taong gumawa. Eh mahirap po sadyain to sa mga panahong yon. Hindi pa modern ang technology natin. Eh sa ngayon niya mahirap na sadyain to. Eh maliban na lang kung may mensahe talaga ang Arkanghel para sa sangkatauhan. Inatawag din po itong espada ni Arkanghel o 7 Sacred Monastery ni Michael Arkanghel. O paano, mga kamunte? Maraming maraming salamat. Proud Muntin Lupa, Proud Muntin Lupeño, buong Pilipinas, mag-ingat kayo. Hanggang sa susunod, paalam.